Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu nabi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kapayapaan at pagpapala ay mapasa ating lahat, lalo na sa ating mga taga-subaybay, taga-tangkilik ng ating YouTube channel, walang iba kundi ang Sipti Andian. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong lahat, lalo na yung mga Sipti at Bukit at ang ating mga safety aspirant. So, inshallah, magtagumpay kayo sa inyong mga minimithi na nais ninyong marating sa buhay natin dito sa ibabaw ng mundo. Naway pagpalain kayo lagi ng ating puong may kapal ang ating tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa ta'ala. By the way, ang ating pag-usapan ngayon ay patungkol sa accident investigation. So, napakahalaga bilang mga safety advocate na kahit ikaw ay safety officer, safety supervisor, or safety manager, o lalo na kung ikaw ay safety officer lang sa isang kumpanya na wala kang safety manager, wala kang safety supervisor, so meaning to say, ikaw yung safety in charge, so kailangan matuto or alam mo ang procedure kung paano gumawa ng incident or accident investigation or even near misses. Okay, so now let's talk about accident investigation. Okay, so why investigate accidents? So the reason why we need to investigate the accident, we need to find out the causes or the cause of accident, and we need to prevent similar accident, or we need to prevent the reoccurrence of accident, and then we need to protect the company interest, not only the company interest, even the human life, okay, or even the environment. That is the reason why we have incident investigation or accident investigation. So we have 4 steps or process during investigation. First, we need to control the scene. If there is an accident happen at the site, so we need to control this one. We need to avoid any to avoid crowded, because we need to have a crowding control or crowd control. Sometimes if there is an accident, lahat ng mga workers na hindi naman involved ay pupunta doon. So dapat, we need to control the scene sa yan. And then we need to barricade para ma-preserve natin yung ang area of incident or area ng kung saan yung accidente. So we need to preserve that one. Then we need to gather the data, and then we need to analyze the data. Ano ba yung mga pangyayari doon? Ano yung mga nangyayari? So we need to gather and analyze all the data, all the information with regards of that incident or accident. And then we need to write the report. So next, this is what I've said. We need to control the scene to provide also the medical care for any injured person, if there is. Okay, if we can do it this one immediately, we can do it that one. If the only the injured person is need first aid, but if need to bring the injured person immediately to the hospital, if he got a major injury or maybe unconscious person, so we need to bring immediately on the nearest medical clinic or hospital. So on scene evaluation, we need to evaluate the scene, then the transport for medical care, and then we need to control the existing hazard, if ever. So we need to prevent further injuries, get more help if needed. Pag kailangan natin ng another help or tulong, maybe multiple injured person
or there is some other help what we need, like for example there is a fire involved, so we need to get more help, or tatawag tayo ng mga fire department or our fire brigade or our fire marshal kung mayroon tayo sa site. So next, preserve the evidence. Okay, how to preserve the evidence? So we need to gather the data. So for gathering the data, we need to have photos of accident scene, the drawing or the sketches. So we need to draw kung saan, halimbawa, saan banda yung tao na accident, saan siya so i-draw natin yan, i-sketch natin. So ganun ang pag-gather ng data. So we need to know the information to those involved person. And then we need to know the date, kung anong oras nangyari, yung time, okay, the location. Okay? Yan ang kailangan natin i-gather. Kung mayroon bang mga activities during that accident, or itong accident nangyayari during activities. So kailangan natin yan, yung information. Mayroon bang mga equipment na involved? And then we need to find out who's the witnesses on that incident or during the incident or the accident happened. So we need to get that witnesses immediately. Okay? What else? Information interviews? Okay. This is very important to give interviews, especially to those person who are near on that incident or accident scene. So we need to gather just to gather the facts, make no judgment or statement. Kapag nag-conduct ka ng mga information interviews, huwag ka agad magbigay ng judgment, i-judge mo kaagad o magbigay ka ng statement na hinusgan mo na kaagad. So bago natin gawin yan, kailangan natin mag-gather all the information, important information. And then during conducting interviews, you should be one by one. So find it one by one, kasi kapag lahat ng mga involved person or witnesses ay i-gather mo, magkagulo lang at hindi mo makuha yung tamang information. So titingnan natin yung isa kung ano ang sinasabi yung isa, at titimbangin natin kung saan sila nagkapareho at saan ang mas accurate sila at nagkapareho ang kanilang statement. So doon tayo ngayon magpo-focus. So conduct interviews friendly, in professional manner, in a professional way. So ganun ang pagka-conduct ng interview during investigation. Conduct interviews near the scenes in private. So kapag mayroon kang mga gustong or may mga tao like supervisor, foreman, yung in charge, so kakandak mo siya ng interview, yung kayo lang, walang ibang makakarinig, walang ibang makaka-distract sa inyo para makuha mo kagad yung mga exact information. Kasi hindi natin pwede mamaya after 3 hours, 4 hours, or second after a day na during the time of accident, so maaring magbago ang kanilang ibibigay na information. Dapat during that incident, fresh na fresh pa yung nangyari or bago pa yung nangyari. So kailangan natin mag-conduct ng interview or investigation kaagad. So we need to interview all the supervisors, and then ask all the witness. Sino yung mga witness? Kailangan natin yung name nila, yung address nila, saan sila, yung phone number nila, at ano ba yung mga nakita nila. So isusulat natin yan, i-re-record natin lahat yan, at ano yung mga narinig nila. And then, where, kung saan sila nakatayo o saan sila nakaupo during nakita nila yung saan silang area or lugar sa pinangyarihan ng aksidente.
So, igagather natin yan. Isusulat natin yan. What do you think the cause of accident? Ano ba ang isa natin sa iaasa kanila? Ano ba ang sa palagay mo, bakit ito nangyari, yung accident? So, ililista natin yan. Kung ano yung mga palagay nila or ano yung mga speculation or mga nakita nila doon during accident. Was there anything different today? So, is there anything different today? Or mayroon ba mga nagbabago or mga pagbabago sa ng mga pangyayari doon on that day? Okay, so yan ang isa sa yano natin. Then, i-ask natin yung supervisor, what is the normal procedure for activities involved in the accident? Ano ba yung mga normal activities na ginagawa nila during that accident bago nangyari ang insidente? Yan, isusulat natin yan. What type of training? Ano ba yung mga training mayroon doon sa mga tao na even hindi sila yung injured person or lalo na yung mga na-injured or na-involved sa aksidente? Kailangan natin malaman yan para makuha natin or makapag-sum up or makapag-buo tayo ng concrete information para makabuo tayo ng kung paano natin i-correct or saan tayo mag-umpisa or ano yung dapat natin i-improve. Okay? Maaring sa procedure, maaring yung mga tao ay kulang sa training, maaring yung mga equipment ay hindi na inspect or hindi in good condition. So, marami tayong isaalang-alang during investigation. And then, what do you think? Ano ba yung naisip nila? Or na pumapasok sa isipan nila kung ano yung nagiging cause sa accident? So, isusulat natin yan. Kailangan mayroon tayong, kung hanggat maaari, 3-4 na witnesses para mag-gather natin kung saan sila nagkapariho at nagkatugma at ma-analyze natin yung mga data or mga information before to sum up or magbigay tayo ng judge or conclusion doon sa accident. What could have prevented the accident? Ano bang dapat natin i-prevent para hindi na natin para hindi na mangyari ulit? So, mag-ask tayo dyan sa supervisor, sa mga witness, kung ano bang dapat gawin. Kasi sila yung mas nakakaalam doon sa area na yon during the accident or during the activities. So, hihinga natin sila ng anong tawag nito, yung ideas kung ano ba ang dapat gagawin para ma-prevent yung reoccurrence of accident or incident. Okay? Then, now we are talking about analyze the data. We need to analyze the data, gather all photos, drawings, interviews, materials, and other information collected at the scene. So, yan ang i-analyze natin yan. Yung lahat ng mga nakuha natin ng mga data. Then, determine the clear picture what happened. How to determine? Balikan natin yung mga nag-gather natin ng mga information, photos, drawings, yung mga story or mga sinasabi ng mga witness. So, doon natin i-ano. Then, formally document sequence of events. Isa yan sa ano natin. Then, data analysis list. Accident title. Ano bang title ng accident na ilagay natin? Kung paano siya na nangyari. It's either this is a trauma accident, fire accident, collision accident, falling at height. So, marami. Kung depende, kung anong klaseng accident or incident nangyari sa site or sa area. Okay? Yung date natin, kung kailan nangyari at anong oras. Then, of course, the location. Persons involved, witness, work and environment condition. Kailangan din natin malaman yung work condition or environmental condition during that time or during the accident. So, immediate action taken at the scene. Kailangan kapag ma-report yung incident happen, immediate kagad yung action doon papunta sa scene, sa lugar,
para ma-preserve kagad natin, para hindi magalaw at hindi matanggal yung mga anuman ang pwede natin makuhang mga informasyon doon, at lalo lang higit na sa lahat yung mga involved person. Okay? Basic causes, ito yung mga basic causes sa mga aksidente, yung mga unsafe acts, what about the activities contributed to the accident, what activities contributed to the accident, ito yung unsafe act. When we say unsafe condition, yung mga materials condition, yung environmental condition, yung mga equipment condition, isa to nakaka-contribute ng accident. So isa ito titingnan natin, yung unsafe act and unsafe condition. Okay? So isa yan, yung mga behavior ng tao, unsafe act. So tinitingnan natin yan. Okay, isa pa ang contribution of safety control such as engineering control. So kailangan natin yan, lalo na sa mga machine guarding, yung mga equipment. So isa yan sa mga contribution of safety controls. Administrative controls. So titignan din natin yan. Kung may mga procedures ba tayo, may mga inspection na ginagawa, yung mga assessment, monitoring, titignan natin yan kung ginagawa ba ito. And then training. So training, isa yan sa administrative control natin. Kung mayroon ba tayong kinakandak na training sa ating mga employee, sa ating mga workers. So yan ang titignan natin. Baka mamaya, yung mga na-involved dun sa accident ay mga walang training, kaya nangyari. So kailangan natin malaman kung may training ba sila or they are competent workers. What controls field? List the specific engineering or administrative trainings kung saan yung failure doon, saan nagkulang. So kailangan natin isulat din yan during investigation. Then what controls work? List any controls that prevented or more serious accident minimize collateral damage or injuries. So kailangan natin isulat natin, isa-isahin natin kung ano yung mga control na mag-work para ma-prevent natin yung mga serious accident or mga ma-minimize natin yung mga damage or injuries na mangyayari ulit. Then determine what was not normal before the accident. Ano ba yung mga hindi mga or abnormalities or mga unsafe act or unsafe condition na nangyayari during that activities or during that accident. Where the abnormality occurred. So ano yung mga abnormality, yung mga hindi na implement or hindi na patupad ng maayos or hindi na sunod yung procedure, maari. So kailangan natin titignan ito. When it was first noted, mayroon na ba or may na-report na ba nito, nire-report na ba ito nung previously at hindi nabigyan ng pansin, kaya ayun, nagkaroon ng aksidente. Kasi mayroon mga report, lalo na sa mga safety, na hindi binibigyan ng pansin at may mga nirmis, ilang nirmis na nangyari at hindi nabigyan ng pansin, that was kaya na resulta naging accident na instead yung nirmis. Kaya kailangan, mahalaga talaga ma-report yung nirmis pa lang, close in pa lang, kailangan natin ma-prevent na yun para hindi magkaroon ng aksidente. Okay, how it occurred. So kailangan, paano ba ito nangyari? So kailangan natin malalaman yan. Then unsafe act, we need to list unsafe acts involved in the accident. Example of unsafe acts like unauthorized operation of the equipment, hindi authorized yung or lack of training or not a competent person. Okay, running or horse playing, baka naglalaro, during nagtatrabaho, nagbiruan, kaya yun ay isa sa nag-contribute ng aksidente. Not following the procedure. Kapag hindi mo sinusunod ang procedure, it will contribute it to accident also. Bypassing the safety devices or advices, even devices or advice sa mga dinabypass lang nila yung mga devices or mga safety advices nila. Not using protective equipment, hindi nag-use ng proper PPEs. Under influence of drugs or alcohol, isa yan sa titignan natin. Taking shortcuts, maaring nagsushortcut sila, hindi pinapalo yung step by step or yung procedure. Then ano ba yung mga unsafe condition? Pag sinabi natin unsafe condition,
Ito yung ergonomic hazards, environmental hazard, inadequate housekeeping, block walkways, improper or damaged PPE, inadequate machine guarding. So ito yung isa sa mga nagkukontribute ng, ito yung mga hazard na to, nagkukontribute also or one of the biggest contribution ng accident kapag hindi natin ito napapansin. So kailangan natin yan, titignan din during investigation. Then, change analysis. Define the problem, what happened. Then establish the norm, what should have happened. And identify the location and describe the changes or what, where, when, to what extent. Yan. Ano yan? Mayroon tayong tinatawag na 5W1H during investigation, di ba? Yun ang usually na ginagamit natin. Who, what, where, when, ano pa, how. So yan ang tinitingnan natin, ginagamit natin during investigation pag nag-ask tayo. Okay, specify the what was and what was not affected. Ano yung na-affected or hindi na-apektuhan. So titingnan din natin yan, i-analyze din natin yan. Maaring sa next incident, mas malaki pa ang mangyayari kapag hindi natin na-analyze ng gusto yung mga pangyayari sa aksidente. So, identify distinctive features of the changes, list the possible causes, and select the most likely causes. So, isi-select natin kung ano yung pinaka close o pinaka accurate na causes during accident. Kaya mayroon tayong mga iba't ibang investigation and interviews sa mga witnesses at sa mga involved person para makuha natin yung pinaka malapit na mga causes ng accident na mga impormasyon. Okay? So, prevention. What needs to change or be improved to prevent similar accident in the future? Of course, we need to look the engineering controls, the administrative controls and training. Yan ang higit natin titignan. Kasi sa engineering control, alam natin kung ano yung mga engineering control, ano yung mga administrative control and trainings yung dinidiscuss natin kanina. So, final report, after natin ma-accident, ma-conduct yung accident investigation, we need to have a final report. So, we need to background of information, where, when, who, what, how. So, list of those involved and other witness. So, yan ang ano natin, i-attach natin sa mga report natin, yung mga statement ng mga witness natin. Okay? Account of accident. Sino ba yung mga ano natin na accountable during the accident? So, sequence of events, extent of damage, accident type, source. So, yan ang mga nakalagay doon sa final report natin. And then, causes of report, we need to analyze the accident, how and why. Direct cause, mayroon tayong direct causes. Yung energy source, hazard materials. So, pag sinabi natin mayroon tayong indirect causes, unsafe act and unsafe condition. Pag sinabi natin basic causes, that is a management policies, personal and environmental factors. So, tinitignan natin yan, yung mga ano na yan, lalo na yung mga policies and procedure natin, baka hindi nasunod. Kaya nagkaroon ng aksidente. Then, recommendation, after natin ma-analyze, mabigyan ng tamang analysis yung causes of accident, we need to give a recommendation, action to remedy to avoid reoccurrence or mas malala pang mangyari na aksidente. Kailangan natin mabigyan ng tamang recommendation. So dapat alam natin action to remedy regarding the basic causes, the indirect causes, the direct causes. Malagyan natin na recommendation ng bawat ano na yan, yung mga causes na yan. Recommendation as a result of the finding, is there it need to make changes to? So, kailangan natin yan. So, after natin ma-identify o ma-find out yung mga different causes of accident, so, doon na natin bibigyan ng mga recommendations like employee training, kung lack of training ang ano,
Then workstation design, maari ang environment ay lack of design, maraming mga obstruction. And then policies and procedure, maaring nagkulang yung mga policies and procedure natin, hindi accurate yung policies and procedure natin, so we need to change that one, we need to revise. Okay, then send a file report. After natin gawa yung mga report natin, final report, we need to send and file, ipapile natin at ipapadala natin after magawa natin yung report. So developing a format report, forward it to the review and action. So, kanino natin ina to? Sa top management. Iano natin yan. Then we have a file copy, lalo na sa HCC department. Copy the report, the raw data, photos, interviews notes, yung mga witness notes natin or mga sinasabi ng witness natin, etc., etc. So yan ang mga ang ginagawa natin during investigation. So thank you very much for watching and please subscribe, like and share. So ganun lang po kasimple or dapat natin matutunan yung basic information on how to conduct incident, accident or near misses report. So naway sa pamamagitan nito ay nakakatulong sa inyo ito. Maraming salamat po at shout out sa lahat ng mga Al Salam member natin. Maraming salamat po. Bye-bye.